It's a good thing nga mga ka-TV. Pangit ng ilaw. Ay, may ilaw. Dilaw. Oh, no! Yan. May isang dilaw ah. Pero tutorial to eh. Puti tayo, puti. Wala nang cut-chat to. Ano. And nga, good thing ah. Chris, TV Log. So good day nga mga ka-TV. Ang pag-uusapan natin ngayon, ang mga bagay na hindi dapat sa harap ng camera o sa pagbablog. Umpisaan kagad natin. Portrait. Sayang kasi ang space. Imbis na masasakop mo pa dito o dito, nasasayang lang siya. Pangit din sa mata or agaw attention kapag may dalawang itim sa gilid mo o sa magkabilang side ng iyong video. Ganyan din ako dati. At kapag naka-landscape, mas malaki ang bagay o letter, lalo na kung tutorial vlog to, at mas makakapaglagay ka ng mahabang subtitle. Good day mga ka-TV log. Kita nyo ba ang mga nasa gilid ko? Pangalawa, lens. Isa ito sa mali ko noon. Maski alam ko na ang lens kung nasaan, lagi ako napapatingin sa screen. Simple lang naman kasi yan. Halimbawa, may kausap ka. Awkward diba kung nakatingin ka sa gilid niya o sa pisngi niya habang nag-uusap kayo? Alam mo pre, kumusta ka na? Uy, bakit hindi mo ako kinakausap? Katingin naman ako sa'yo ah. Pangatlo, background music. Ako, marami akong napapanood na ganito. Sobrang hina nung boses, tapos ang lakas ng background music. Minsan, nagsasalita siya, tapos biglang i-intro, ang lakas ng intro. Siyempre, pag ganun, yung viewers mo, bibitaw. Or, aalis siya sa'yo, maghahanap siya ng ibang papanoorin. Sample na to. Good day mga ka-TV na. Kumusta kayo? Pang-apat, dead air. Nakukuha naman ito sa pag-edit. Hanggat maisasagad mo na walang bakante or space, gawin mo ito. Kapag kasi masyadong matagal ang pagitan ng sinasabi or ng gap, maaari ding maboring ang viewer at iwanan ka. Sample. Good day, mga ka-TV. Kumusta kayo? Ang pag-uusapan natin ngayon, Oh my God! O, diba? Panglima, choke. Yun naman choke, natatanggal din yan sa pamamagitan ng paggawa mo ng script para hindi ka ma-blanco. Pero sa akin, minsan hindi ko na lang inaalis kasi ginagawa ko siyang kwela. At kung ayaw mo naman talaga ng ganun na choke ka o nababakante, gumawa ka ng script o kahit guide. Noong mga nauna kong vlog, wala akong script, wala akong guide. Akala ko gano'n na lamang hanggang sa nalaman ko nga nakakapanood ng mga ibang video. At mas mapapadali ka kapag may guide o may script. Sample. Good day mga ka-TV. Ang pag-uusapan natin ngayon ay... Ano ba yun? Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tutorial na to. At natatawa ako. Sinasample ko lang. At ang pag-uusapan natin ngayon, ano ba yun? Wala kasi akong script eh. Yun, ganun na mangyayari. Pang-anim, confident at energy. Ito guys, warm up muna. Gaganon nyo lang to. Yan. Tapos kabila naman. Warm up, yan. Ganyan para pagkaharap kayo ng camera. Tapos konting push up. Push up. Siyempre konting jumping na rin. Takbo. Takbo.
tapos ikot na rin kayo. Oh no! Ingal na ingal ako. Nag-exercise ako kasi kailangan malakas ang confident mo. Kailangan energetic ka pagkaharap ka ng vlog natin o sa kamerang nagbablog. Kaya kailangan mag-energy ka, exercise ka muna, warm up, kahit jogging-jogging ka ng konti, takbo-takbo, kahit dito lang sa kwarto, para at least malakas ka at may energy ang iyong video. Wow! Konting push-up, sit-up, at takbo-takbo ng konti. Siyempre, dapat maayos ka rin haharap sa camera, nakapulbo or naka-foundation, kahit konting retouch. Suklay. Ang gulo nitong vlog na to. Tutuloy ko pa ba to? Siyempre maayos ang ka-makeup. Kahit pa paano may ano, para kahit pa paano kuminis. Yan. Punta na tayo sa pangbito. Background. Dapat nakikita ng viewer mo na maganda ang background mo. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung likod, ha? Masikip lang kasi ito, eh. Oh, no! Dapat maayos ang background. Kasi pag nakikita ng viewers na mas marami sila nakikita niya, mga nakasampay, mga nakasandal na gitara, mga ganon, agaw attention, hindi nila maiintindihan yung sinasabi mo kasi dun sila magpo-focus. Mas masarap kasi sa mata kapag maaliwalas or walang masyadong agaw attention. Siyempre, mas maganda rin malalagyan mo pa siya ng effects sa mga pag-i-edit, mas magugustuhan ng viewers mo. Ika nga eh, hindi lang dapat sila nakikinig, dapat nanonood talaga sila. At ang pinakahuli, clear lightning. Loh, nag-brown out. Clear lightning. Teka lang, nagbayad naman ako ng kuryente ah. Ba't parang ano? Clear lightning. Namamatay. Clear lightning. Bilang. Clear lightning. Clear lightning. Yan, puti. Liwanagan mo. Yan. Ops, huwag masyado maliwanag. Makikita yung mga ano dyan. Tingnan natin konti. Yan. Clear lightning. Eto guys, madali lang naman to. Kung wala ka pang ring light. Pero mura lang ang mga ring light. Ayan ah. Kayang-kaya na yan. Afford mo na yan kung magbablog ka talaga. Pero kung wala ka pa talaga, sa araw ka mag-vlog, tapos harap ka sa bintana. Ginagawa ko dati yan. Harap ka sa bintana, mas maliwanag. O di kaya, sa labas ka mag-vlog. Ayun nga, pang pito, clear lightning o kaya clear videos. Basta maliwanag lang ang video mo, kahit pa paano, yung mga 480, yung camera mo, setup, okay na siguro yun. Kung nagsisimula ka pa lang, pero kung mag-vlog ka talaga, panindigan mo. Siyempre, pag nagtagal, makakapag-produce ka ng mas magandang gadget o mas upgraded. Yun, clear video, malinaw na camera, malinaw na ilaw, tsaka sounds, dapat malinaw din. Bibili ka ng extension mic. I-tutorial ko yan sa mga susunod na vlog ko, yung mga ginagamit. Yun lang mga ka-TV, and I hope na may natutunan kayo sa kalokohang ito. Yung iba hindi ko nakinap dahil kuwela naman. At least mas malilibang kayo. And that's it for today. Oh, English, di ba? And I hope na nakatulong ito sa inyo. Dahil kagaya nyo, nagsisimula pa lang din ako noon. Ganun din, na marami rin akong katanungan. Kaya ngayon, sineshare ko siya. Para at least, ma-share ko yung blessings ko. Wow, drama. And that's it for today. Please like, share, and subscribe. Chris TV Love.